1, 2, 3, come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at gumagamit ka ng Oni number 1 dahil lang Oni, isa tong shampoo conditioner treatment na may sun protection na rin. At kung gusto mo maging kasing ganda katulad ng mama sa mo, mag-Oni ka ang tunay na number 1. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. Alam ko lahat kayo ay napuyat dahil nga sa Miss Intercontinental. Di ba nakakapuyat naman talaga siya? Nakakaloka. But by the way, syempre, nag-enjoy naman tayo sa pinanood natin na talaga naman bonggang-bongga. At masasabi ko kahit ako, Diyos ko, alas 4 na yata. Hindi pa rin ako tulog. So, nahihilo-hilo na ako sa tulog. Kaya kung mapapanood mo yung reaction ko na sinasabi ninyo na wala akong ending, eh paano naman kasi tinamad na ako. Wala naman si Miss Philippines, di ba? So, natulog na lang ako. But by the way, congratulations sa mga nanalo dito sa Miss Intercontinental. Alam nyo na nga si Miss Vietnam, di ba? So, yon winner. Nakakaloka. Pero syempre, ano ba mga chika natin ngayon? Para sa unang chika, sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo sa National Director ng Czech Republic? Nag-react na luto daw ang Miss Intercontinental at tinawag niya nga tong cooking show. So yon. Eh gano'n naman talaga yung reaction eh, no? Kapag hindi na nanalo, cooking show. Ang masasabi ko lang doon, it's about ano kasi, destiny ng girl. So naluto na ni Vietnam yung show. Kaya siya ang nanalo. So dapat matuto din kayong magluto ng show ninyo. Charot, yung kandidata ninyo dapat niluluto yan doon sa Miss Intercontinental. Ako masasabi ko, Czech Republic, magandang kandidata siya at gustong-gusto ko siya. Lahat naman ng mga pinadala nila sa national pageant, grabe, di ba? Sobrang ganda ng mga kandidata nila ngayong taon na to sa mga international pageant na sinalihan nila. Yung supranational, sobrang ganda. Sa Miss Grand, ang ganda. Dito sa Miss Intercontinental, ang ganda din. O, di ba? Parang kahuwig ko silang lahat. But by the way, ganun talaga. May mga nananalo, may mga natatalo. So, hindi panahon ng Czech Republic makakuha ng corona dito sa Miss Intercontinental. So, hindi lang yan sa ganda kasi. Doon yan sa abilidad ng isang girl kung paano niya susungkitin ang corona. And then, hindi ko naman nakikita ang cooking show kasi sabi ng ganun, ano, deserve naman yata ni Miss Vietnam manalo. At nakita naman natin, maganda naman si Vietnam. Hindi naman po pwede sabihin natin na walang karapatan manalo si Vietnam dahil taga-Vietnam siya at mas maganda si Czech Republic. May karapatan manalo kahit sinong kandidata dyan, kahit nga si Miss Zimbabwe, di ba? Kasi pumasok sila sa semifinals and then kaya nga nagko-compete. Kaya nga ito tinawag na competition kasi unpredictable yung pwedeng manalo. So kahit sino pwede. Ano ba, Czech Republic? Hindi lang kayo nanalo, cooking show na agad. So yon, so ganun talaga. Eh may business sila dun sa Vietnam eh. Bakit ba? Di ba? So yon, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa bardagulan nila Miss Thailand at Miss Philippines dito kagabi sa Miss Intercontinental sa Top 20. Oo nga, no, bardagulan talaga sila ng bonggang-bongga. Ayan, kakabardagulan ninyo, naligwa kayong pareho sa Top 5, di ba? Ibig ko sabihin, maganda, masaya habang pinapanood mo sila. Talagang kabog kung kabog. Kasi siguro, nandoon sila na gusto nilang makapasok talaga sa Top 5. Nandoon yung nilalaban nila, yung bansa nila. Kaya ganun yung bardagulan na binibigay nila. Pero ang masasabi ko, sports competition naman to. Siguro naman tanggap nila na si Vietnam ang nanalo. And then kapatiran natin yan kasi Southeast Asia pa rin, di ba? So yon, so ako yung bardagulan nila, bongga, ang sayang tignan. Talagang eksena kong eksena. Akala mo nanonood ka ng Miss Grand. Di ba? Akala ko nga Miss Grand yung pinapanood ko. Kasi mula yung nagsimula na nagbardagulan dyan si, ano, si Thailand sa kasi ano, si tawag dito, si Philippines, nagbardagulan na rin yung ibang kandidata. Kumbaga, ganun talaga, expected na natin yan. Pero ang natutunan ko dito, hindi lahat ng humahataw ay panalo. Di ba? Simple,
pero sure will. O, di ba? So, yon, hindi nyo kailangan tong mumbling, hindi nyo kailangan umeksena. Just be yourself. Sabi ng ganon, di ba? So, yon. So, para sa sumunod na chika, Miss Vietnam, tinalo si Miss Philippines, Thailand at yung iba pang front runner. Anong masasabi mo, Mama Sam? Katulad nga na sinasabi ko, simplihan lang pero sure win naman, di ba? Yun naman yung importante sa competition. Dapat nandoon tayo sa alam natin kung paano sasabay sa competition, alam natin kung paano e-eksena, at higit sa lahat yung confident mo sa sarili mo. Ako, feeling ko nanalo dito si Miss Vietnam, bukod kasi doon sa may business sila sa Vietnam, siguro yun nandoon yung ano, nakitaan nila talaga ng potential. Yung charming na tinatawag. So yun. Saka simple lang kasi ang ginawa ni Vietnam. Yung panlaban niya doon yung kanyang ngiti. Oh, di ba? Ang ganda siguro na ito sa personal. Kaya ito talaga yung nanalo. So wala tayong magagawa. Vietnam na ang may hawak ng corona. At hindi na ninyo makukuha yon kay Vietnam. So yun. So ganun. So tingin ko, maganda kasi, charming. May charm kasi siya talaga sa mukha niya. At saka, ayun nga, di ba, simple lang. Yung iba kasi nag-tumbling-tumbling. Siguro ayaw ng organization yung parang palung-paluka, yung parang kang tumatumbling na. Ayaw niya yung eksenang pang-Miss Grand kasi hindi ito pang-Miss Grand. So, yung ibang kandidata kasi ganun na yung ginawa. Ang lakas maka-Miss Grand. So, niligwak niya. Kung sino yung simpleng gumagalaw, yun ang ipinanalo niya. Di ba? So, yun! Para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga ganap ni Gabby Basciano dito sa competition kagabi sa Miss Intercontinental? Panalo ba ang kanyang evening gown? Ah, gusto ko yan. So, para sa akin, si Gabby, talaga nakita naman natin yung pasabog niya. Sobrang na-excite ako doon sa paturban niya. So, yung gown niya, parang national costume lang yung dating. So, hindi siya evening gown. Pero ako, to be honest ha, proud ako doon sa nakita ko kay Gabby. Kasi yun talaga yung remark kay Gabby. Yung kung paano niya ipapakita yung mga pa-revealing effect niya. So, yon. So, nakakatuwa yung paturban niya. Ang lakas maka-supermodel, di ba? Super na supermodel yung dating. Taka yung face niya, grabe. Face value talaga. Nakita ba ninyo yon? So, yon. Ang ganda ni Gabby kagabi. Tapos yung tinanggal niya yung turban. Wow! Winner! So, parang feeling ko nag-overtime lang siya sa eksena niya. Yung parang nagbabad siya masyado doon sa kakarampa niya sa evening gown. Kasi kung mapapansin mo, yung iba as in dumaan lang. Tapos saglitan lang yung mga nauna. Tapos yung si Gabby na, ayun, umeksena na ng bonggong-bongga. Talaga naman to the highest level yung pagkakatanggal niya ng turban niya. Parang tumbling naman ako. Kasi yung pala may dalawang maliit na bulati dito. Charot! Aha! So, yun. So, windang ako doon. Ang ganda. Panalo. Sobrang perfect ng dating. Sobrang ang lakas makahayso. So, nakaka-proud. Na-proud ako kay Gabby sa performance na ginawa niya at ipinakita niya kagabi. So, wala akong masabi kundi congratulations kasi naka-top 20 pa rin naman tayo. At nakita naman natin, nilaban naman talaga ni Gabby yung kanyang makakaya dito sa competition. At ang nakakaloka doon, lahat ligwak, di ba? Ligwak lahat ng front runner, naligwak si naligwak si Dominican Republic, na akala natin na isa to sa mga kukuha ng corona, naligwak itong si Gabby Basciano, naligwak si Miss Thailand, naligwak kung sino pa ba yung mga dapat maligwak, di ba? Pero isa lang masasabi ko, winner naman din pala sila. Kasi yung naranasan nilang maka-top 20 dyan, panalo na yon. Pero ang hirap ng cut, no? Top 20 din, top 5 agad. Mahirap yon. Ang hirap patunayan yung sarili mo. Kumbaga, kailangan talaga, nandoon yung luck mo, nandoon yung swerte na tinatawag. Saka hindi, agit sa lahat, kailangan talaga umariba ka ng todo-todo. But congratulations sa lahat ng pumasok sa top 20 kasi hindi talaga siya biro. Ang tindi nung labanan. Gusto ko yung eksena, gusto ko yung labanan, gusto ko yung ang lakas maka-edge din ng Intercontinental kagabi. So, gusto ko lahat. Yung puyat ko naman, in fairness naman, happy naman ako. And then, yung hindi naman kasi nakarating sa top 5 si Miss Philippines, naging happy na rin ako. Kasi yung iba, hindi rin naman nakatungtong sa top 5. Kumbaga, kung sino yung mga ina-expect mo na papalo ng bonggang-bongga sa top 5, katulad ni Czech Republic, ni Dominican Republic, sa sino pa ba? Si Miss Thailand, na nag-umaasa ka na mukhang papalo to ng todo-todo.
lahat naman sila ay hindi pumasok sa top 5. So, ibig sabihin, fair lang yung labanan. So, para walang away, walang gulo, dito tayo kay Vietnam. Diba? So, yun! So, guys, isa pang question. Sabi ganun, anong masasabi mo sa beauty ni Miss Vietnam? Magkamukha kaming dalawa, sa totoo lang, hawig ko siya. Charot. Ang simple, charm ang nakita ko sa beauty niya. Ang cute. Alam mo yon, yung parang hindi naman pala kailangan maging bonggang-bongga talaga yung ganda mo. Kasi sa Puerto Rico, di ba? Kung papansin mo, ang ganda ni Puerto Rico, grabe. Nag-uumapaw. Tapos yung eksena ni Miss Nigeria, grabe din. Talagang pasabog din. Yung tinawag nga siya sa ano, naloka ako. Yung tinawag siya sa top 5, kala mo, siya na yung nanalo, talagang yung emote niya, no? Pero siguro nandoon niya, sobrang happy niya, tapos hindi niya inaasahan. Tapos yun nga, yung ganda, hindi lang siya makikita talaga sa physical, nandoon yun talaga sa kalooban ng loob. And then I think yung ganda ni Vietnam, hindi katulad ng ganda ni Miss Puerto Rico at ng kusino pa man ni Czech Republic, pero nandoon siya sa, alam mo yun, yung sobrang ganda ng puso niya, sobrang ganda ng register nung outcome na tinatawag ang charming, di ba? So yon, charming. So ibig sabihin, kahit sino, basta ikaw meron kang confident sa sarili mo, pwede kang manalo sa beauty pageant. Yung ang importante na naging mensahe na hatid sa atin ng Miss Intercontinental. Hindi mo kailangan yung lagi kang palumpalo, hindi mo kailangan yung tumbling ka ng tumbling. Ang kailangan mo lang ay maging simple. Yung simple na ipakita mo kung sino ka, maging authentic ka sa sarili mo, at magpakatotoo ka sa mga actions mo. Yun lang. Yun lang yung hinahanap siguro ng organization sa Miss Intercontinental. Simple, pero panalo. Diba? So, yun. So, kaya ako, gusto ko na lang maging simple at maging panalo. Yung ano mo yun, yung parang hindi mo naman kailangan yung kasing ganda na kung sino man maganda dyan. Basta ako, ang alam ko sa sarili ko, maganda ako. Diba? So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga chika natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At sana po masubscribe nyo na rin po ang Somsom TV. Ang spell po niya eh SOMESAMTV. So yun, so sana makabisita po kayo sa aking bagong channel na talaga naman mga hanash ang ganap doon. At sana po mapasubscribe po kayo doon. So yun, so maraming salamat. Hanggang dito na lang. Mamaya abangan natin syempre Miss Globe naman, di ba? So yun, so keep praying at laban lang Pilipinas. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow!